So welcome back mga science sa channel natin. Para sa mga baguhan lang dyan, channel natin, huwag nyo kalimutan mag-like, comment, share, and syempre subscribe. At saka syempre i-click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong videos natin. Okay, so mga kasayan, itong magiging topic natin for today ay medyo sensitive siya, okay? So tungkol to sa industry natin, medyo... kumbaga, medyo may mga hindi magsasang-ayon sa bawat opinion ng isang tao. So, meron may mga sasaktan. Okay, so magandang i-topic din natin to para makuha rin natin yung mga side ng bawat tao dito sa industry natin. So, yun nga. So, mga kasayan ito, magiging topic natin today is yung kung updated kayo sa mga nangyayari sa news ngayon ay sa bansa natin. Sa May 15, di ba, syempre, pinayagan na yung mga spa and yung mga parlor. And syempre, yung gym hindi pa pinayagan kasi nga daw may mass gathering doon. So, meron mga gustong ilaban na i-open na yung gym. Yun nga. So, magkakaiba tayo ng opinion dyan, mga kasayan. So, ang gagawin ko ngayon is interviewin natin or kukunin natin yung opinion ng mga tao. Layo na yung mga gym owner, mga gym goer, mga coaches. Sorry, napapatingin ako sa ibang side kasi yung aso ko. Titingin ako lang. So, yun, yung mga owner, mga coaches, mga regular gym goer. Siyempre, yung mga tao rin na nagtatrabaho sa gym, hindi lang mga coaches. So, mag-interviewin din natin sila. Tsaka, siyempre, mga athlete, ganyan. At mga related sa industry na to. Like, basta anything na related sa industry nito, na yung business nila. So, tatanungin natin sila para makakita natin kung anong opinion nila. Okay, so, unang-una sa lahat, mga kasayan, gusto kong humingi ng pasensya kung merong mga hindi sasang-ayon sa topic natin ito or sa sasabihin ko kung ano man maging opinion ko sa uli. Pasensya na kung may hindi sasang-ayon, pasensya na rin kung may masasaktan. At sana, gusto ko lang iparating muna sa inyo na kaya natin ito ginagawang topic ito para mas maintindihan natin both sides. Maintindihan din natin kung ano yung mas better gawin. Actually, kasi dito ngayon sa sitwasyon na to, wala namang mali. I mean, wala siyang mali kasi bawat tao talaga may ipinaglalabanin. Kumbaga, meron rin point. Pero isipin natin, kumbaga, mamaya itatakil natin kung bakit ganun yung naging opinion ko. At syempre, gusto ko rin makita nyo yung mga opinion ng ibang tao para makarelate din kayo and kung ano yung magiging opinion nyo after nun. Makita nyo yung mga comment nila or mga video nila, okay? So, meron tayong i-chat, mga i-chat, tatanungin natin. Papakita ko dito sa screen mamaya, babasahin ko rin sa inyo yung reply nila. So, syempre, meron din tayong tatawagan mamaya mga tao para mausap natin ng live dito sa video, okay? Mga kasayan. Okay, so mga kasayan, makikita nyo dito sa screen yung message nila at kung sino sila. Syempre, tinanong ko muna sa kanila kung okay lang sa kanila na ilagay natin yung name nila and kung makuha yung opinion nila. Okay. So ito mga kasayan, mag-start tayo dito kay Ma'am Rowena. So matagal rin natin siyang nakilala kasi simula na nag-compete tayo nung way back 2015 first competition ko, okay? So kung malalaman niyo bago pa nag-split yung Pro League and yung IFBB mismo, madalas ako nagpo-compete talaga diyan sa IFBB kasi dati isa lang sila. Okay, so ito si Ma'am Rowena, president siya ng IFBB Philippines. So ito yung naging sagot niya. Okay, so sabi ni Ma'am Rowena, favor ako as long as implement the new normal for the gym, like physical distancing, maintaining proper hygiene, clean as you go sa mga equipment used. For me, I can do my workout in 1 hour and leave. So yun yung sabi niya. Tsaka sinabi niya rin dito na dapat daw wala nang socializing sa gym. Kumbaga, pumunta lang doon para mag-workout, which is my point din naman, di ba, mga kasayan. Okay, so ito naman sa owner to ng Waking. Ito pala, Waking. Sakto naka-Waking tayo. Okay, sa owner ng Waking, sabi naman niya, yes, because fitness is the cure to... Kasi bawal natin sabihin yung word na yun, di ba mga kasayan? Sa YouTube kung alam nyo. Sabi niya, mas healthy ang mga tao, mas malakas ang immune system. But of course, we must practice social distancing and other government rules. Okay, so yun yung sabi rin ng owner ng Waking. So, ito pa yung mga ibang tao na natanungan natin. Okay, pero bago nga pala ang lahat, Brad! Oh, shoutout muna kay Brad. Follow niya sa YouTube niya. Nakapagpatulog siya yung suot niya namin kasal. Ay, suot niya kasal. Ang tawag dyan? Pajama, okay. Nakapajama ka pala, Kinasal. Okay, so yun, follow nyo siya sa YouTube niya. So, anong YouTube mo? Okay, follow me guys, wala pa ako na-upload, pero tatry ko mag-upload na. Okay. So, tatry niya rin mag-upload bukas or kinabukasan. Pag na-upload nyo to. Okay, so balik tayo sa topic. Okay, so ito naman sabi ni Coach Steve. Si Coach Steve ay coach natin yan dati, nung nagsimula tayo, year 2016. Tapos, matagal na rin siya sa industry. Ito, sobrang daming alam ni Coach Steve, dami rin ako natutunan kay Coach Steve. So matagal na rin siya sa industry, respetadong coach din siya. So ito yung opinion niya. Sabi ni Coach Steve, I think gym should start opening slowly, but owners, operators, employees, trainers need to impose health measures, etc. to make it work. At the same time, clients should be proactive and self-aware. Everyone should think more about common good for now. Be considerate, etc. Okay, so yun.
kung mapapansin nyo, meron talagang mga sang-ayon din na mag-open na yung gym, di ba? Okay. So kung mapapansin nyo, meron din talagang mga sang-ayon na mag-open na yung mga gyms. So meron din mga hindi sang-ayon sa mga susunod nating mga ano. Meron rin mga sang-ayon pa. Marami, medyo marami, halo-halo rin talaga eh. So ako kasi meron na talaga akong bago pa gawin 'to, meron na talaga akong opinion ko sarili. So gusto ko lang ma-enlighten din, open pa makuha yung side ng mga tao, di ba? Pero hindi pa rin magbago yung opinion ko. Pero respetuhin ko pa rin sila kung ano man maging opinion nila kasi kanya-kanya naman tayo ng ano eh. Kumbaga, bawat isa kasi tayo may kanya-kanya tayong takot. Hindi natin kontrolado yung mga bagay eh. Yun yung nakakatakot kasi. Okay. So yun. Pero at least 'di ba nakakakita tayo ng mga way kung sakali man payagan yung gym, di ba? At least may mga suggestions na magaganda. So yun, para tingnan din natin, tansyahin din natin. Kailangan natin timbangin kasi. Dito naman tayo kay Boss KG. So siya yung head natin sa team. Okay? So ayan, medyo matagal na rin siya sa fitness industry. Dati sa CrossFit din siya, active din siya doon. So ito, tanungin din natin siya kung ano yung naging opinion niya since siya yung leader niya sa team. So sabi naman ni Boss, okay lang sana, but kung walang mass testing nangyayari ngayon, mahirap magbukas ang mga gym. Kasi mataas ang possibility meron asymptomatic na mag-gym. So baka magkahawaan lang. Okay, so yun nga, medyo alanganin din siya. So yun yung naging sagot niya. Okay sa kanya na yun nga, mag-ano rin yung gym, pero kailangan merong mass testing. Tsaka medyo nandun din siya sa alanganin na parang hindi pa okay. Kasi nga, yun nga, isang tao lang na carrier na makapunta doon na walang symptoms, diba? Sobrang di natin alam. Okay, so dito naman tayo sa mga ka-team natin eh. Siyempre, mga trainer din, mga coach din. Online coaching din, nag-PT rin. Okay, so dito naman tayo sa kanila. So tatanungin din natin opinion nila, okay? Tawagin natin sila isa-isa. Or pagsamasamahin na lang siguro natin since mga kaibigan naman natin sila. Okay, so mga kasaya, natawagan na natin halos lahat nung nasa Team KG. May hindi lang sumagot, si Yamado. Tanungin din natin kung ano opinion nila. So para sa mga hindi pala nakakaalam, halos lahat nung nasa Team KG is nag-online coaching din. Tapos yung iba, empleyado rin ng mga commercial gym. So kailangan hingin din natin yung opinion nila, di ba? Bilang isang mga trainer din. Siyempre may mga binubuhay rin tayong pamilya, kanya-kanya. So ito na. So sino muna mauna? Si ano muna? Si Dale. Opinion mo tungkol sa ano? Sa pag-open ng gym. Yung opinion ko talaga sa totoo lang kasi una maapektuhan talaga yung mga coach yan tayo katulad natin sa mga coach tsaka gym owner pero ang pinaka ano dyan yung delikado rin kasi lalo na yung example na lang dyan hindi nga tayo magkakaroon ng virus pwede rin tayo maging carrier. Okay, so kawawa yung mga kasalamuhan natin na mahihina yung resistensya lalo na yung pamilya natin. So ako, hindi talaga muna ako mag-open yung gym. Tsaka isa pa, karamihan kasi sa mga Pinoy, hindi talaga hindi natin talaga makukontrol. Diba? Hindi natin alam lahat kung sino ang papakalat. Yun lang. Okay, ano masasabi niya sa nagpo-flex dyan? Si Bro Nico naman. Okay, so mga kasayan, kinat na natin yung call dun sa group chat kasi medyo choppy na yung iba. So ito na si Bro Nico. So pakinggan natin yung magiging opinion niya. Ano yung magiging opinion mo sa sa issue? Opinion ko dyan sa issue is for majority, welfare lang majority pa rin So sa atin kasi medyo mahirap i-give up, especially sa mga katulad natin, passionate sa industry, naging source of income, naging profession, naging business, gym owners, or online coaches, or personal coaches, even sa mga nag-mentor ng mga aspiring fitness athletes or any fitness related. Talagang mahirap magsakit, pero kailangan natin timbangin yung pain over pleasure. Kung worth it pa yung pain na makukuha natin sa pleasure na matatanggap natin. So ano ba yung pleasure? So makakapag-workout tayo, makakapag-gym tayo, which is ayun yung passion natin. For business side, makakapag-open ng gym, isweldo, earn ulit ng income. Pero once na yung virus na yun, maging career ka, mag-positive ka, so useless din lahat. So alam naman natin na hindi ganun kadali gamutin or hindi ganun kamura ang gagastos pagka nagkaroon. Or possible, matransmit mo yon sa family members. Mas mahirap yon. Oh, bro, ano yung masasabi mo dun sa mga spa tsaka sa mga salon na open? Tapos, chef, yun nga, yung nilalaban ng iba, bakit daw yung gym hindi? Anong masasabi mo dun? Masasabi ko dun, pwede pa rin magbago kasi yung decision ng government, IATF, at side ng Malacanang. Kasi tulad nga, before, sa mass gathering ng mga tao, events, first, pinayagan nila. Then, mas
pinag-aralan nila ng malalim na hindi pwedeng gawin yon ng may social distancing and precautionary measures. Kaya they decided na tanggalin ulit yon. So possible na pag i-review nila, tanggalin ulit yung spa at saka yung mga salon. Possible. Pero kasi kung aayahan natin, ganito yung nangyayari kasi sa atin eh. Kino-compare natin yung naging hatol sa atin sa naging hatol sa iba. Tama, which is dapat hindi. Diba? Which is dapat hindi. Kailangan natin i-justify yung sarili natin sa industry. Kung sa kanila, na-justify nila, nasa kanila na yun. Tama, oo. So, ito na, bro, last na. Kung sakaling papayagan mag-open yung gym, papasok ka ba? Magtuturo ka ba? For me, hindi ko pa rin i-risk na magturo kahit open yung gym. Di ba rin? Kasi, ito nga eh. Di ba, ang gym kasi is like orgy, di ba? Parang group sex. So may sweat, may laway, pero tinga, lahat nandun. Ang wala lang naman na element doon yung sex eh. Pero lahat eh, lahat ng body fluids natin eh, pwedeng mag-transmit into that ano eh. Tsaka walang assurance na pwede tayo maiwasan kahit sobrang linis kasi gawa ng, ayun nga, imhin tayo, malakas ang ano natin. Hindi natin alam, asymptomatic tayo, dahil mapakasan natin ito sa mga mas nakababata or matatanda. Okay, ayun. Salamat bro ah. Salamat sobra. Maya kayo. Maaga pa, mag-move on na kayo. Mas maaga ang acceptance, mas maaga maka-move on. Then, start new life. Yun lang. Oh, matatapos din to, no, bro? Matatapos din to. Okay, so salamat, bro, Nico, ah. Oo, salamat. Sobra, salamat. Okay, so dito naman tayo kay Sir Pibus, Apollo Samson. So, may-ari siya ng PSP Gym. So, marami rin nakakilala sa kanya. Siya yung head nung sa group sa FB na PFG yun. PFG, okay. So, sabi naman niya, para sa akin kasi dalawa naman tama parehas. Hindi magbukas at saka magbukas. So, i-summarize ko na lang. Basahin nyo na lang dito. Makikita nyo rin. So, ayan, medyo maganda rin yung sinabi niya kasi nakikita niya rin both sides, di ba? So, yun. Pero nilalaban niya ngayon yung pag-open nga ng gym kasi siyempre, yun nga, marami rin naman talagang mahirapan sa industry, yung mga owners, yun nga, sabi niya. Tapos, i-highlight ko na lang siguro dito yung tinanong ko siya, ang sinabi ko sa kanya. Kung kumbaga parang in-interview ko na lang siya na parang kung sakali man ma-aprubahan ng government natin na i-open yung gym, sabi ko sa kanya, paano niya i-encourage yung mga tao na pumunta sa gym given na may takot lahat sa ganitong sitwasyon nga. So yun, ang nabanggit niya sa atin is mag-hire daw siya ng, kumbaga parang magbabayad siya ng mga doctors, 10 doctor para ipa pagpatunay, syempre gagawin ng mga doktor yun nga, parang pag-aaral nila yan tapos papapatunay nila na safe pumunta sa gym. So yun yung parang nakita niyang side. Kasi ako, ang nakikita ko kasi, kumbaga ngayon sa sitwasyon natin, kung sakali man mag-open yung gym, ako talaga nakikita ko na parang hindi siya magiging normal ng regular na kinikita mo. So yan, kumbaga hindi kasi lahat ng gym pare-parehas ng kita, hindi rin lahat ng gym pare-parehas ng clients na pumapasok. So hindi natin ngayon alam kung ano yung magiging malakas kasi meron maaari na yung ganitong klase ng gym, example, bakal gym, malakas noon. Baka ngayong season, maging mahina sila. Meron naman yung mga ibang bakal gym, mahina noon. Baka sa place nila ngayon, maging malakas sila. So, hindi natin alam lahat kung anong mangyari. Walang nakakalam ng future. So, yun, given na mas kukunti yung tao, so, yun yung tanong natin sa kanya kung paano niya ma-encourage yung mga tao pumunta sa gym. Okay, so yun mga sayan. Move naman tayo dito sa next natin. Okay, so, bago tayo mag-continue, gusto kong shoutout din lahat ng mga, syempre, yung mga, yan, kagaya nila, Mamueng, tsaka nila, yun yan, nila, Sir Pibus at saka yung mga iba pang nagtatrabaho na ipa-open yung gym. Shoutout pa rin sa inyo kasi syempre iniisip nyo pa rin yung, kumbaga may iniisip pa rin kayong way para dun sa mga nasa industry natin. Given na merong mga hindi sang-ayon at isa na rin ako doon sa hindi sang-ayon. Pero syempre kailangan natin ngayon respetuhin ang isa't isa, di ba? Kung ano man yung maging sagot natin dyan, wala naman talagang mali. Kasi parehas naman tayo may punto. Kumbaga, naglalaban na kasi yung safety natin sa health at saka syempre yung economy rin. Kumbaga, marami na rin kasi maghihirap dito sa industry natin, eh, di ba? Mapa-trainer, may-ari ng gym, yung mga nagtatrabaho sa gym, di ba? Kumbaga yan, syempre mahirapan na rin. Actually, ito naman, gusto ko lang din sabihin sa inyo na ako bilang more on online clients, kagaya ko, tsaka ni Ben, na nagko-compete niya kami sa ibang bansa and then kung kami ng mga online clients sa iba't ibang bansa. Tsaka syempre, maras marami pa rin naman talagang Pinoy na mga kliyente. Pero gusto ko lang din sabihin sa inyo na lahat talaga tayo dito is apektado. Kasi syempre, pag walang bukas na gym, di ba? Wala rin naman masyadong magpapa-online client sa'yo unless hindi naman lahat may home gym or something. So yun, mamaya itatakal ko yan at saka sabihin ko rin kung ano yung decision ko. I mean, opinion. Okay? So move na tayo dito kay Kuya Archie. Ito, kaklose natin to si Kuya Archie. Kapwa natin itong nag-compete. Sobrang close natin ito. Sobrang
tambay nito, may-ari na to. Sabi naman ni Kuya Archie, sabi niya, if ever mag-operate yung gym, ang magiging safety protocol ko. Kasi, syempre may-ari siya ng gym, so parang inaano niya nga rin is yung kung ano raw ang maging sagot ng gobyerno. Pero yun nga, syempre since may-ari siya ng gym, parang kung papayagan mag-operate, syempre gusto niya rin mag-operate. So ayun, if ever man mag-operate yung gym, ang magiging safety protocol ko, implement ko yung social distancing, minimize ko yung mga member, mas priority yung mga member at di muna ako magtatanggap ng walk-in. And since medyo malaki yung place, ang maximum capacity 250 yun, ang regular ilimit ko lang 100, hindi naman sabay-sabay yan mag-workout. Tulad ng rule ng no rubber shoes, no workout, isama na natin ang no mask and no alcohol workout. So ayun, shoutout kay Kuya Archie. Yan. Alam ko, isa si Kuya Archie dun sa nasaktan dun sa mga post lately na mga merong hindi sumasang-ayon. Siyempre, naiintindihan ko nga rin naman siya. Kumbaga sa part naman niya, napag-usapan din namin kanina, na kumbaga masakit sa part niya bilang owner na meron siya mababasa na magko-comment na hindi sang-ayon i-open yung gym na hindi naman owner ng gym. So naiintindihan din natin siya ngayon. Kailangan talaga natin intindihin bawat isa. Yun nga sabi ko kanina, na medyo sensitive itong topic na to, marami talagang masasaktan. Sana kailangan lawakan natin yung isip natin para mas magkaintindihan pa tayong lahat, di ba? Kasi kumbaga iisahan tayo ng goal dito, kami ako na-explain to. Okay, sabihin ko muna tong ito, medyo maganda kasi sagot nito ni Coach Marlon. Okay, so dito naman tayo sa next na interview natin sa chat lang. Tsaka syempre, papakita ko rin sa inyo yung post niya. Medyo maganda yung sinabi nito. Ito yung shinare ko dun sa Facebook nung isang araw. Si Coach Marlon to, isa siyang trainer siya, nakilala siyang trainer. Tapos syempre, nagpa-powerlifting din siya, may record din siya dito sa bansa natin. Tapos, kilalang trainer din siya, head coach din siya sa Kinetics Lab and part owner din siya ng Kinetics Lab ngayon. Okay, so dalawa yung branch ng Kinetics Lab kung mapapansin nyo, sa Techno Hub and dun sa may podium. So parehas na kilalang malls yan. So ito yung naging opinion niya. Kumbaga ilagay ko na lang dito sa screen pero explain ko na lang ng medyo maikli. Kumbaga nabanggit niya rin kasi doon na yun nga, yung about pag nag-open man yung gym, kumbaga hindi natin talaga sure. Syempre kasi yung foot traffic nga, babawas. So siya mas nakakaalam yung mga ganyan kasi mga gym owners yan. So siguro yun yung nabanggit niya, babawas yung mga tao. Tapos syempre sinabi niya pag nag-operate na yun, hindi tayo sure kung masusustain ba natin yung business na yun. So parang at the end, parang magiging kawawa rin yung mga empleyado natin kasi baka hindi rin natin sila mapagpasweldohan, di ba? So parang baka mabankrupt din yung business. So parang medyo hindi rin siya as owner ng isang gym, kumbaga yun nga yung sinabi niya, medyo hindi rin siya pabor na i-open na yung gym kasi kahit na sabihin mong gusto mo na i-open para kumita, parang yung point niya is hindi tayo sure nakikita talaga yun given na ganito nga yung sitwasyon, di ba? So yun, tinanong ko rin siya bilang as gym goer lang or yung parang gusto lang talagang pumunta ng gym, tinanong ko rin kung anong opinion niya doon. Ito naman naging sagot niya. So kunyari kayo, tayo or kayo mga customer, kumbaga ito raw yung parang magiging hiling niya. Sabi niya dito, yung extension raw ng membership, kumbaga dapat daw ma-extend, kumbaga yung membership dapat daw ma-extend dun sa number of days na nagsara yung sa ano nga ECQ, yung extension rin dun sa coaching sessions. Tapos syempre yung safety protocols nga, yung sanitation, yun kailangan kumbaga maramdaman daw nung kliyente na safe sila dun sa gym, ba? Pero tas yun nga, summarize ko lang yung pinaka gusto kong sinabi ni Coach Marlon. Sabi niya dito, ang pagtansya ng risk ay nasa kamay ng member, ang pagbaba ng risk ay nasa management, ang successful resolution ay nasa dalawa. So yan, sobrang solid dun sinabi niya, which is tama. Kung sakali man na i-open yung gym, sobrang ganda nito. Kumbaga kung kailangan man natin maging i-accept yung new normal, kung balang araw i-open na lahat ng business or mass gathering na yan, i-open na sa ano, kumbaga parang ang mangyari matira matibay na lang, pero sobrang ganda nung ganun sinabi niya na yun. So ayun mga kasayan, na-interview na natin, halos marami na tayong na-interview. Meron tayong na-interview na may-ari ng gym, meron tayong na-interview na trainer, meron tayong na-interview na mga coaches and owner parehas. Parehas, kumbaga, hindi lang, kumbaga, hindi bias kasi, kumbaga, lahat nasa side siya eh. Kumbaga, coach na siya, part owner pa siya, di ba? So, yun. Meron din tayo na interview ng owner ng supplement store. Kumbaga, related din kasi yan sa industry. Kumbaga, pag-open yung gym, mas maraming sales, di ba? So, apektado rin yan. Tapos, syempre, trinayin ko rin interviewin yung may-ari ng ensayo. Pero, yun nga, medyo sensitive nga raw kasi yung topic. Pero, napag-usapan naman namin na maayos yung topic. Medyo, gusto niya lang i-private yung usapan
namin. Kumbaga gusto ko lang din kasi mapakinggan yun nga. So yun, sayang hindi natin maisama. Pero sobrang ganda sana ng sinabi niya. Yan si Sir Nikki. Shoutout pala sa ensayo, pinahiram niya tayo ng gym, okay? So yun na. Dito na tayo sa opinion ko, mga kasayan. Ako pagkatapos lahat nung nakausap natin, hindi pa rin nagbago yung opinion ko na hindi ako sang-ayon dun sa pag-open ng mga gyms. Kumbaga kasi para sa akin, hindi pa handa eh. Hindi pa tayo handa yung Pilipinas para i-open yung gym. Kumbaga, napakarami nating nagsasuffer dito. Hindi lang yung industry natin na fitness, meron ring iba. Kumbaga, minalas lang din tayo kasi yung industry natin is may mass gathering eh. Kumbaga, yung gym kasi, di ba? So, yun yung isang kinamalas natin kaya apektado rin talaga tayo dito unlike yung mga ibang business. So, yun mga kasayan. Tsaka hindi rin kasi ako pabor na kahit na, I mean, kung sakali naman na i-accept talaga yung ano, yung pagiging new normal na buhay natin, kailangan talaga ng strict na protocol, kailangan talaga yan, ma-implement yan. Pero kasi as of now, kaya hindi rin ako sang-ayon kasi sure ako na kung sakali man i-open yung gym, may laban nila at kung may government, hindi lahat ng gym susunod eh. Hindi rin lahat ng mga taong pupunta ay susunod. Tandaan nyo, isa lang hindi sumunod. Kumbaga, di ba? Isa lang hindi sumunod tapos may sakit. Sobrang bilis na makahawa niyan. I mean, mga kasayan. Kumbaga, ang mangyari, hindi man sa gym na to nagkahawaan, pero dito sa gym na to magkakahawaan, di ba? Isipin nyo yun, hindi lang, kumbaga meron yung gym, ang ganda ng safety protocol nila, meron isang gym hindi maayos yung pagpapatakbo nila, ganun din yun. So, kaya para sa akin, sa decision ng government na hindi i-open, yun, sang-ayon ako dun, na hindi muna i-open. Pero actually, yung mga ano nga rin eh, kahit anong mass gathering yan, hindi ako sang-ayon na i-open talaga, hindi pa talaga tayo ready. Pero yun, mga kasayan, so, gusto ko lang din kunin yung opinion nyo, kung ano yung tingin nyo. At kung ano yung kung anong gusto niyo sabihin, kung sang-ayon ba kayo na i-open yung gym or sang-ayon ba kayo na hindi. So yun, para sa akin bilang opinion ko, magtiis na lang muna tayo. Hanap tayo ng mga alternatives natin like yung mga home workout. Tapos bilang sa mga kapwa trainer naman, kumbaga kailangan nating maghanap ng ibang diskarte for the meantime. Kumbaga alam ko sasabihin niyo nga yung about sa online coaching o syempre yung pag-online coaching may ano pa rin naman yan, may mas hindi apektado. So para sa akin bilang kayo mga trainer, mga nag-empleyado, try nyo rin pasukin yung online coaching for the meantime. Diba? Habang ganito yung sitwasyon, kailangan natin maghanap ng iba't ibang way. Kasi gaya nga nung isang beses, may nag-deliver sa akin dito. Manager siya ng Wilcon. No, baby? Oo, manager siya ng Wilcon. Yun nga, sabi niya. So, Food Panda. Supervisor pala yon. So, nagkumuha muna siya ng ibang racket. So, yun mga kasayan, ganun lang, siguro ganun lang din muna for the meantime. Tapos bilang naman sa mga owner ng gym yan, medyo mahirap yan bigyan ng opinion kasi syempre sa side nila medyo mahirap talaga. Kaya yun nga sabi ko, sensitive tong topic na to eh. Kasi mga kasayan, isipin nyo naman, kumbaga hindi rin nila pwedeng sabihin yung landlord is huwag sila ano yun eh, singilin eh. Kasi syempre paano kung yung mga nagpapaupa naman, yun lang din yung pinagkakakitaan, di ba? So mahirap din talaga para sa mga ano. So yun mga kasayan, sana naliwanagan kayo sa side ng bawat isa. At saka gusto ko lang iparating pala sa inyo mga kasayan. Ito na last ko na message ko na to. Kung ano man yung kung 'di ba, iisa lang tayo sa industry na to sa fitness, mapa-trainer ka, mapa-owner ka ng gym, basta anything na related sa fitness kahit na kliyente ka. Kailangan nating respetuhin yung bawat isa. Kailangan nating habaan pasensya natin at huwag natin pairalin yung init ng ulo, huwag tayo makasakit ng mga salita sa ibang tao. Yun lang, tsaka kung may hindi sumang-ayon sa inyo, tanggapin niyo lang siya ng buong puso kasi hindi naman lahat tayo pare-pares ng opinion, 'di ba? Kumbaga magkakaiba naman tayo eh. Magkakaiba rin tayo ng sitwasyon, magkakaiba rin tayo ng opinion. Kailangan natin intindihin ang bawat isa. Example, si gym owner, kailangan niya rin intindihin yung mga hindi sumasang-ayon sa kanya. Tapos tayo naman na mga ganito, kailangan din nating intindihin kasi lahat tayo may kanya-kanyang takot eh. 'Di ba mga kasayan? Pero sorry sa mga hindi kaparehas ng opinion ko, pero ako kasi ngayon ang kinakatakot ko is yung sitwasyon nga ngayon na itong baka kumalat ito. Hindi lang para sa akin ha, kundi para rin sa inyo, para rin sa iyo na nagtatrabaho, para rin sa iyo na gym owner na doon ako natatakot para sa ano. Kumbaga kasi kumbaga alam ko pwede niyo sabihin na kasi ganito, ikaw may gym ka sa bahay mo na parang equipments, ikaw na kapag online coaching ka. Gusto ko pong sabihin sa inyo na apektado rin po yung online coaching ko and apektado rin po yung nagpapasweldo sa atin na Nitrogen Fit kasi nga pag hindi okay ang industry, hindi rin sila okay, di ba? So lahat tayo apektado dito mga kasayan. So yun, kailangan lang natin maging matatag at saka kailangan lang natin magdasal at maniwala tayo na magiging okay din ng lahat. Yun lang. Hindi natin kailangan ipamuka
na mali yung iba at tama tayo, okay? Dahil sa sitwasyon na to ngayon, wala talagang mali. So yun nga, ito nga mga kasayan, tsaka isipin nyo na lang, di ba? Kung sakali man na talagang ilalaban natin ang open yung gym, or kunyari, trainer ka, or owner ka, or gym goer ka, o sige, trainer muna, kunyari sa kita kasi, ilalaban mo yung kita mo, yung kikitain mo, na alam mo na nga na medyo bawal nga siya, and risky. Kumbaga, lahat naman risky talaga eh, mag-grossy ka, risky rin yan eh. Pero yung sa gym, kumbaga, isipin mo na lang mas mataas yung risk. Para sa akin ha, yun ang opinion ko, nakikita ko mas mataas talaga yung risk sa gym ngayon. Isipin mo na lang pag pumunta ka dun, hindi ka sure kung magkakasakit ka. Pag nagtrabaho ka para sa ganitong amount ng pera, eh pag nagkaroon ka, mahawaan mo pa yung pamilya mo, hindi mo alam. Pag-uwi mo, meron ka na. Kung sakali man ikaw, hindi ka tinatamaan ng sintomas, eh paano naman yung mga ibang kasama mo sa bahay, di ba? Isipin mo na lang yung ganun. Kung ikaw naman eh solo lang, na naninirahan, isipin mo na lang yung mga kapwa mo trainer na may mga inuwian na pamilya. Di ba mga kasayan? Tsaka sobrang mahal magpagamot. Isipin nyo yung ilalaban yung sakikitain na ganun na risk. Sobrang mahal nung kapalit kung sakaling kayong tamaan. Kumbaga, ang nakikita kong option dyan talaga is maghanap muna ng alternative. Yun nga yung pinitong ko kanina. Yung alternative, kagaya nung sinabi ko nga, merong supervisor na nag-food panda sa amin, nag-deliver. Supervisor siya sa Wilcon na nag-racket muna siya, di ba? Kasi nga hindi pa nag-ooperate yung ano nila, business or yung trabaho niya. So yun, maghanap muna tayo ng ibang alternatives na pag tinimbang natin yung kumbaga kailangan mo kasing timbangin yung magi-gain mo and yung mawawala sa'yo dahil sa risk na pinapasok mo. So maghanap muna ng alternative na gano'n, yung medyo mababa yung risk. Diba? Kung sakali man na ano, kasi sobrang seryoso talaga, risky talaga sa gym. Isipin mo yan, yung mga bench, diba? Kumbaga, pag hindi, may isang hindi sumunod na customer na dyan, yari na yung ibang tao na pumupunta doon. O sige, lilinisin ng gym. Yung nga sinabi ko, hindi lahat ng gym kaya sundin yun, mga kasayan. So yun, isipin nyo na lang mga kasayan yung ganun. Tapos, isipin din natin yung ano, mga kasayan. Kumbaga, kung i-explain ko yan, isipin mo na lang pumunta ka sa gera, tapos kalaban mo itong si ano, si Vidco, binaliktad ko lang ha, Vidco, kalaban mo yan, kumbaga pumunta ka sa gear na may dalang baril pero hindi mo alam kung may bala, di ba? Kumbaga, hindi ka sure. Pag tinamaan ka yan, pag sinood ka na ng kalaban mo, hindi mo alam kung paano mo kukuhanin yan, papatayin yan, di ba? So yun mga kasayan, so yun lang yung mapapayo ko sa inyo, kahit na anong ingat natin, isang makasalamuha lang natin na hindi nag-iingat, di ba? So yun mga kasayan, hindi natin alam kung hanggang kailan to, kailangan lang talaga natin maging matatag, okay? So sana walang maiinis sa akin at shoutout pa rin sa lahat ng mga nasa industry natin, kailangan lang natin maging malakas at lalagpasan din natin lahat ng ito.